ililipat ng jurisdiction ng Diosdado Macapagal International Airport o DMIA mula sa Office of the President papunta sa Department of Transportation and Communication o DOTC. Nakasaad sa ipinalabas na Executive Order No. 64 ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III ang paglilipat sa DOTC ng Administrative Control at Supervision sa Clark Civil Aviation Complex o CCAC. Ito daw ang unang hakbang para sa konbersyon ng DMIA bilang premier airport ng bansa. Magkakaroon umano ng Board of Directors at 11 miyembro ang Clark International Airport Corporation o SIAC. Pangungunahan nito ni DOTC Secretary Maro Has bilang Chairman, Tourism Secretary Ramon Jimenez bilang Vice Chairman at MIA General Manager, CAAP Director General at 7 iba pang miyembro na pipiliin ng Pangulo. Makailang beses nang nagpahayag ang Administrasyong Aquino sa planong pagsasara ng NAIA sa Pasay City at paglilipat nito sa DMIA. Ayon naman kay Victor Jose Luciano, SIAC President at CEO, maganda ang naturang atas ng Pangulo para sa lalo pang pagunlad ng DMIA. Announce si Secretary Rojas na gusto niya gawin yung Clark na talaga yung main international airport. Kahit ito siguro papursigin na nila, no? At nandiyan naman tayo. Umaasa din si Luciano na maipapatupad ang EO 29 o liberalisasyon ng aviation industry sa bansa para maitayo ang isang malaking terminal sa Clark. Kaya tapos kailangan paspasan natin yung terminal natin. Nang bago matapos yung administrasyon, merong bagong malaking terminal ang Clark, no? At kabahagi nun, yung mga kalye ng Clark, kailangan palaparin na, no? Kasi kundi magkaka-traffic tayo. Yung daan ng papuntang Air Force, kailangan buksan na yun. Samantala, nang matanong naman si Luciano sa kanyang magiging estado sa pamunuan ng SIAC. It doesn't matter. I mean, I've already served almost 6 years, no? So, nasa kanila yun. If they feel that there should be a more dynamic way of, it doesn't matter. I've done my part already, so. Kasama si Aizeline David at cameraman Jeremy Dimal, ako po si Zaira Fajardo nag-uulat para sa CLTV 36, Balitaan.